Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Na-recover ng Philippine Army ang isang imbaka ng armas ng mga miyembro ng New People's Army o NPA sa Bongabong, Oriental Mindoro. Sa tulong ng dalawang residente, na-discover ang pinagtataguan ng armas at mga pampasabog. Ang mga ito ay pag-aari di umano ng grupong komiteng larangang gerilya Ignacio Claveria Magadya na pinamumunuan ng isang Virginia Magadya alias Kainsay at kaugnay na kumikilos sa sentro at hilagang bahagi ng Silangang Mindoro. Ang mga armas ay ipinresenta kay Brigadier General Jose Augusto Villarreal ng 203rd Bantay Kapayapaan Brigade ng Philippine Army. Kinabibilangan ito ng apat na M16 rifle, isang M60 General Purpose Machine Gun, dalawang anti-personnel mines, live ammunition o bala at subversibong dokumento. Kasabay nito, nanawagan si General Villarreal sa mga mamamayan ng Mindoro na patuloy na suportahan ang programa ng pamahalaan para mapasuko ang mga miyembro ng rebeldeng grupo. Hindi pinagbabawalan ang mga mangingisdang Pilipino sa paligid ng Bajo de Masinloc o kilala bilang Scarborough Shoal na malapit sa Zambales. Sinabi ni Coast Guard spokesperson Commodore Armand Balilo na wala silang natatanggap na report ukol sa ulat na hinarang ang mga bangka ng mga Pilipino sa naturang lugar. Katunayan, dagdag pa ni Balilo na may mga mangingisdang Pilipino ang nananatili sa naturang karagatan para bantayan ang kanilang mga payaos o artificial reefs na gawa sa kawayan. Nilinaw pa ni Balilo na may mga tauhan silang nagbabantay roon at tinutulungan ang ating mga kababayang mangingisda. Noong buwan ng Mayo, ibinasura ng Department of Foreign Affairs o DFA ang fishing ban ng China sa South China o West Philippine Sea na sinasaklaw ang ating exclusive economic zone kasama ang Bajo de Masinloc. Dumating na sa bansa ang nasa 250,000 doses ng Moderna vaccine. Sakay ang mga bakuna ng Singapore Airlines at dumating sa Ninoy Aquino International Airport bandang alauna ng hapon. Ito ang ikalawang batch ng Moderna vaccines na dumating sa bansa na magkatuwang na binili ng gobyerno at ng pribadong sektor. Samantala, inihayag ng lungsod ng Maynila na sila ang may hawak ng record ng pinakamaraming nabakunahan sa loob lamang ng isang araw. Sinabi ni Mayor Isko Moreno na nakapagbakuna sila ng 43,011 na katao sa loob lamang ng isang araw. Ayon pa sa alkalde, target nilang malagpasan ang 1 million mark ng nabakunahang mga residente. Tutulong ang Pilipinas sa paglaban ng COVID-19 sa Indonesia. Sinabi ni Philippine Ambassador to Indonesia Lee Hyong Wee na magpapadala ang bansa ng mga oxygen tanks sa naturang bansa sa harap na rin ng kakulangan ng supply at mataas na presyo ng oxygen tanks doon. Pero nilinaw ni Wee na hindi ito donasyon kundi ibebenta sa ilang mga kumpanya sa naturang bansa. Tumataas ang kaso ng COVID-19 sa Indonesia, bunsod ng Delta variant na mas mapanganib at mas nakakahawa. Nitong Miyerkules lang ay nakapagtala ng 54,000 infections sa naturang bansa na mas mataas kumpara noong Hunyo. May ilang Pilipino rin sa Indonesia ang tinamaan ng COVID-19 pero sinabi ni Wee na hindi ito hihigit sa 50, bagamat kinumpirma niya na may 5 na ang nasawi. Para sa Kidlat News Update, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.